magkakapanalig tayo. Kung gayon ay anong balak mo, Amaya? Nais kong magbalik kayo roon. Upang patunayan na nagtagumpay kayo sa pagpaslang sa akin. Palagay ang loob ko sa'yo at sa tingin ko ay magkakasundo tayo. Nais kong ialay sa inyo ang katapatan namin ni Marikit. Isama niyo ako sa puod. Ako ang magpapatuloy na paslang na si Amaya. Aabangan namin ang pagbabalik mo sa puod, Amaya. Kailangan namin ng isang maisog na mandirigmang katulad mo. Sa inyo siya dadalhin, Dian Lamitan. Hindi ba sapat ang pagdurusang dihanas niya mula sa inyong mga kamay? Ang paggawa ng masama sa kanyang kapwa ay hindi tungkol ng isang baylan. At dahil sa iyong ginawa, magduduloy ito ng matinding kaparusahan. Hindi sa tao, kung hindi sa umalagad. Tulungan niyo aking kapatid na hangalip ang kanyang buhay. Tinuklaw siya ng isang makamandag na ahas. Marahil ngayon ay matututo ka na. At mapagpatatanto mo na si Amaya ay hindi isang kaawang, kung hindi isang tunay na kaibigan. Baka mamaya lumipat sa iyo, kamandag ng ahas! Amaya! Maligayang pagbalik sa ating puod, Ahak. Ipanalangin natin na matupad ang iyong mungkahi, Ahak. Pagkat ito ang magbabadya kung tayo'y magtatagumpay sa ating adikain o tayo mabibigo. Isipin na lamang natin na tayo magtatagumpay upang yun ang mangyari. Sungil, para tawag, mukhang kayo'y nanggaling sa isang paglalakbay. Saan ba kayo nanggaling? At bakit kasama ninyo ang babaeng ito na kapanalig ni Amaya? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula upang makahingi ng tawag sa'yo, Marikit. Napakarami ng kasalanan ko sa'yo. Sa katunayan, ako ang naging sanhi kung bakit umano ko sa ganito ang iyong buhay. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Bagani. Pagkat ni minsan, hindi ko inisip na ikaw ang sanhi ng lahat ng bigat at pagdurusang naranasan ko. Mahal na kapunawan, nadakip namin ang babaeng ito nang makasagupa namin at mapaslang si Amaya. Narito siya bilang aming bihag. Amaya? Hindi kita maunawaan, Sungil. Baka nakakalimutan ninyong napaslang niyo na si Amaya at dinala niyo sa akin ang kanyang puso bilang katibayan. Kaya papano niyo mapapaslang ang isang taong matagal nang patay? May kailangan kayong malaman, mahal na Raha. Nagsinungaling kami sa iyo naman. Hindi kay Amaya ang pusong dinala namin sa puod. Ilinlang niyo ako? Patawarin niyo kami, mahal na kapunuan. Batid namin na isang malaking pagkakamali ang aming nagawa. Kaya nga nung matuklasan namin na buhay pa si Amaya, agad namin itong tinuntun upang matuwid ang aming mga kasalanan. Kung tutuusin, kasalanan ko ito. Pagkat sa simula't simula pa lamang, ay batid ko na hindi ako ang iyong babaeng tinatangi. Ipinilit ko sa iyo ang aking sarili. Kaya't pinagbayaran ko ng mahal ang pagkakamaling iyon. Maaari lang natin iwaksi ang ating mapait na nakaraan. Sa gayon, makapagsimula tayo muli bilang magkaibigan. Magandang mungkahi yan, Bagani. Ang maging magkaibigan tayo muli. Kilamay ng bunot na tinik mula sa akin, dibdib. Dagang salamat, Marikit. Ngayon, mapapanatag ng aking loob. Nag-ayos na tayo. Thank you.
Totoo ang tinura ni Nasungil, Kapwanoan. Napag-alaman nga namin na buhay pa si Amaya, kaya't pinayagan ko sila agad na hanapin ito upang maituwid ang kanilang pagkakamali. Ang lakas ng loob ninyo, linlangin ang inyong raha. Batid niyo ba ang kaparosahan ng inyong nagawa? Oo, mahal na Kapwanoan. Ngunit hangad namin na kayo'y paglingkuran pa. Kaya't hinihiling namin sa inyo na sana'y huwag niyo muna kaming hatulan ng kamatayan. Ngunit inamin niyo na ang inyong kasalanan. Kaya hindi maaaring hindi niyo ito pagbayaran. Isang malaking kasinungalingan na ipahayag namin na patay na si Amaya. Ngunit ngayon'y totoong napaslang na namin siya. Kaya't ang kasinungalingan noon na itama na. Sa makatawid, pagbayaran na namin ang aming pagkakautang. Tama ang tinura ni Paratawag, Kapunuan. At narito ang uripon na maaaring magpatunay sa aming mga pahayag na si Amaya ay totoong patay na. Totoo. Totoo, wala na ang aking pinakamamahal na bay. Totoong napaslang na nila si Amaya. Dahil mantal, nabanggit sa akin ni Marikit na kaya akong maaruga sa kanya. Minsan ay hindi niyo raw siya pinabayaan. Lalong-lalo na sa mga sandali na pangangailangan. Nais ko lamang magpasalamat sa inyo. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Bagani, sa gabing ito. Kanina ko lamang ulit nakitang ngumiti si Marikit. Pasumpong-sumpong ang karamdaman ng aking pamangkin. Kinasihan ka ng tadhana pagkat nataon ang iyong pagdalaw na malinaw ang kanyang pag-iisip. Samahan mo akong manalangin, Silay. Ano ang nais ninyo na ipanalangin ko, Dian? Ano pa, kundi ang aking tagumpay. Sapagkat nanganganib ito sa sandaling makaisang dibdib nilingayan ng raha. At batid ito ni Mantal kaya siya ay natutuwa sa pagbabati ni Bagani at ni Marikit. Dahil nangangahulugan ito ng kanilang kaligtasan at ang pagiging malapit nila sa Kapunuan at sa magiging hara. Nagagalak ako at magkasundo na kami ni Marikit. Sana ihudyat na to ng pagtatapos ng kanyang paghihirap. Huwag kayong mag-alala. Ano man ang mangyari ay titiyakin ko ang kaligtasan ninyo ni Marikit. Hindi ko hahayaang mapahamak o masaktan ang isa man sa inyo. Ipinapangako kayo. Daghang salamat. Ngayon, mapapanatag na ang aking kalooban, Kayang. Natitiyak kong wala nang masamang mangyayari sa amin ni Marikit. Lalo pat kung matuloy ang pag-iisang dibdib ng iloy ni Bagani sa raha. E sa inyo, Dian, anong kapalaran ang naghihintay kung mabigo kayo na hadlangan ang pag-iisang dibdib ng raha at nilingayan? Matindi ang galit sa akin nilingayan, Silay. At tiyak ko nagaganti siya. At damay ka dun. Sapagkat kapanalig kita. Ni ayokong isipin kung ano ang kaparosahang ipapataw niya sa akin. Sapagkat ako'y nangingilabot. Kaya kailangan kumilos at mag-isip ng bagong hakbang upang makatiyak ang ating kaligtasan. Ngunit naniniwala kong hindi pa huli ang lahat. Maaaring kasihan pa rin tayo ng tadhana at magbago ang ating kapalaran. Dayaw, Usaka, mamamatay ba ang aking umpo? Ama, anong ating gagawin? Mula kanina, hindi pa sila gumigising. Wala tayong magawa kundi ang maghintay. Wala pang taong inutusan kong mangalap ng dahong gamot. Manalangin na lamang tayo kay Omble. Amaya, huwag ka na muna mawawala. Huwag na muna.
kaya biglang nagpasya umalis ang Raha. Kayong hindi niya pa nabibigay ng hatol sa atin. Palaisipan din sa akin yan para tawag. Dahil kung totoong naniniwala si Angaway na nagkasala tayo, tsak na parurusahan niya tayo agad. Kung gayon, nangangulugan kaya ng kanyang pag-alis, ay ligtas na tayo sa kaparusahan. Marahil ay naniwala naman siya sa ating palabas. Ginalingan ko naman ang aking pagganap. Iyak-iyakin pa nga ako eh. Sana nga, Ahak. Sana nga. Nilin lang nila ako, Uray Hilway. Tayo pinaniwala nila sa isang kasinungalingan. Noon pa, ma'am. Malakas na ang kutob ng loob ko na nabigo si Sunghil at si Paratawag. Napaslangin ang babaeng may kambalahas. Isa akong hangal dahil sa pagnanais kong matahimik ang ating maisipan at mapanatagan nating nobinaya natin silang tayo linlangin at sinamantala naman nila ang ating pagtitiwala. Hak! Bayang! Anong ginagawa mo rito sa balay ng Raha? Nadakip kami at ginawang hayahay ng kapanuan. Ako, si Alunsina, si Agul, at si Kuling. Si Kuling, ayos ba ang kalagayan niya? Uripon, bumalik ka na sa iyong gawain. Di mo dapat kinakausap ang bihag. Bihag? Kanilang iginigiit ngayon ay totoong napaslang na nila si Amaya. Tayo ba'y muling magtitiwala sa kanilang pahayag? Iisa lang ang paraan upang atin mabatid. Kung sila ay nagsasaad ng katotohanan. Ano yun, Uray Hilway? Gagawa ko ng isang pagganito upang makatiyak kung si Amaya nga ay patay na. Ama! Masdan ninyo siya, pila! Pila! Ay, salamat. Ang bola, bis mo kong pinag-alala. Alam ko tuluyan ka na mawawala sa akin. Ano nangyari? Ang huli kong naalala, natuklaw ako ng ahas. Isang makamandag na ahas, Apila. At kung hindi pa sinipsip ni Amaya ang kamandag sa iyong sugat, ay maaring kumalat na ito sa iyong katawan ng lason. Anong ibig niyong sabihin? Iniligtas ni Amaya ang buhay ko? Oo, Apila. Ngunit si Amaya naman na nalagay sa panganib pagkat naisalin sa kanya ang lason na nakamamatay. Iniligtas ni Amaya ang buhay ko sa kabila ng aming maigting na alitan. Pagkat ganoong kabusilak ang kanyang kalooban. Mahinang-mahina na ang buga ng hininga ni Amaya. Maaaring nagtagumpay na ang tambusaw na kunin ang dungan ni Amaya at dalhin ito sa pulang ilog kay Manduyapit. Anong ibig ninyong ipakahulugan, Ama? Kinalungkot ko, anak. Maaaring huli ng lahat o pangiligtas sa Amaya. Kuling, kanina ka pa matamlay. May dinaramdam ka ba? Hindi na kayo nasanay dyan kay Kuling. Nagkakaganyan yan dahil nangungulila na naman siya kay Ahak. Kuling, totoo ba yun? Kay Ahak ito? Well, yung sandaling hindi ko siya naiisip. Sana kami magkakahiwalay, kundi dahil sa aming mga kagawan. Kuling! Magugulat ka sa ibabalita ko. Nandito si Ahak. Nasa punong silid ng balay ang iyong katipan. Ano pang hinihintay mo? Buntahan mo na si Ahak! Hindi tayo maaaring sumuko ng ganun-ganun na lamang. Nung kayo ang nag-aagaw buhay, ang akala namin ay huli na lahat. Ngunit si Amaya hindi tumigil upang malunasan kayo. Ganon din ang gawin natin. Huwag tayong titigil hanggat hindi natin nalulunasan si Amaya. Hindi ko rin siya maaaring pabayaan, Dayaw. Ngunit hanggat wala pa sa akin ang dahong gamot,
wala akong magagawa. Kung ganun ay, kailangan ko sundan ng mga taong inutusan ninyo upang tulungan sila. Kaysa manatili ako dito na wala akong ginagawa. Ang buwang din ginagawa mo. Mahina ka pa. Sasamahan ko si Daya upang maghanap ng lunas kay Amaya. Papila, mahinang-mahina ka pa. Kung ayaw mo masayang ang pagkaligtas sa'yo ni Amaya, parinig ka na muna. Magpahinga ka. Magpalakas ka. Nakikita ko. Nakikita ko si Amaya. Nakikita ko! Tuluyan ang nabawi ng mga tagpusaw ang dunga ni Amaya. Hindi na siya humihinga. Patay na si Amaya. Kawawa naman si Amaya. Wala man lamang akong nagawa upang masuklian ang ginawa niyang pagligtas sa aking umbo. Anong inyong nakita, Uray Hilway? Sabihin niyo sa akin ang buong pangitain. Nakita ko si Amaya. Nakahimlay. Napaliligiran ng mga taong kakaiba ang kasuotan kesa sa atin. Wari ko sila'y mga taong bundok. Mula sa malayong banwa at kanilang tinatangisan ang waring bangkay ni Amaya. Ibig niyo bang ipahiwatig na talagang wala na si Amaya sa mundong ito? Mahal ko nga po si Amaya. Ay patay ng talaga. Kapi, kapi, kapi. Ako nga, Amaya. Nalulugod ako at nakita muli kita. Ngunit, patay na ba ako? Inawin mo ang aking isipan. Nakalimutan mo na ba nakakambal kita? Hindi kita maaaring lasunin ng aking kamandag. Ang pagpunta mo rito ay bahagi lamang ng aral na nais kong matutunan ni Abrila. Ikaw ang aas at tumuklaw sa kanya? Ako nga, Amaya. Ngunit Kapi, bakit mo ginawa yun? Ano bang mapanganib ang iyong ginawa? Ginawa ko yun upang mabago ang tingin niya sa'yo. Batid ko na kapag nalagay sa panganib si Abrila, ay hindi ka magdadalawang isip na tulungan siya. Yun lamang ang tanging paraan upang itigil niya ang pagbabanta niya sa'yo at ituring kanyang kaibigan. Ipinagkait ko kay Amaya ang pakikipagkaibigan na hinihingi niya. Labis akong nagsisisi. Sapagkat napakabuti niyang tao. Iniligtas niya ang buhay ko. May mabuting aral na dapat matutunan dito. Lahat ng mga dayong iniiwasan natin, hindi lahat masasama. May mga gaya ni Amaya na tapat ang hangaring makipagkaibigan sa ating mga lumad. Hindi ko hahayaan masayang pagkamatay ni Amaya. Isa sa puso ko itong aral na ito. Hindi ko na patatagalin ang pagdadalamhati ni Abrila. Alam ko na natutunan niya ng aral na gusto kong iukit sa kanyang puso at isipan. At ikaw, maaari mo nang iwan ang lugar na ito. Magbalikan na sa iyong katawang tao. Hindi ka pa napapabilang dito. Aalis lamang ako kung mangangako ka sa akin. Hindi mo na uulitin ito. Sapagkat hindi ko kaya na makapanakit ang aking kapit ng dahil lamang sa akin.
patawarin mo ako, Amaya, kung nahimasok ako sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Ang iyong hiling ay tutuparin ko. Hindi na ako makihimasok muli. Ngunit, huwag kang mag-alala. Umasa ka na patuloy kitang gagabayan. Naway hindi lang ako ang iyong bantayan. Pati ang ating iloy. Ilayo mo siya sa kapahamakan. Makakaasa ka, Amaya. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli. Kailangan ilibing na ang bangkay ni Amaya upang manahimik na ang kanyang dungan at hindi na tagagambalain. Nais niyo bang antayin muna si Dayaw? Tiyak kong nanaisin ang iyong anak na magpaalam muna kay Amaya bago siya ihatid sa huling hantungan. At tiyak na malulungkot siya kapag nalaman niya ang masamang balita. Amaya? Amaya! 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 Masamang balita? Isa itong himala! Ibinilik ni Umlis sa atin si Amaya! Buhay ka! Amaya, buhay ka! Ahok! Kuling! Bitawan mo ko! Hindi kita nais makita at makausap. Ahok, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo makabawi ako sa aking mga nagawang kasalanan sa'yo. Kapunuan. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, Apila. Kulang pa yung ganti sa pagligtas mo sa buhay ko, Amaya. Ginawa ko lamang nararapat sa oras ng kagipitan. Higit pa doon ang ginawa mo sa akin. Sinagip mo ang buhay ko kahit hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Kailan may hindi ako nagtalimon sa mahal na loob sa'yo. Naunawaan kita. Sapagkat ginagawa mo lamang yun upang pangalagaan ang iyong banwa. Sana patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Ipinapangako ko sa'yo. Simula ngayon, magpabago na ako, Amaya. Kalimutan na natin yun, Apila. Magsimula tayo muli. Sumangguni ako sa punong babaylan upang malaman ang katotohanan ng inyong mga tinuran. At naniniwala na ako sa inyo. Nabatid ko ngang patay na si Amaya. Kaya mapalad kayo, sungil, para tawag. Pagkat hindi ko na kayo parurusahan. Sapat na sa akin ang naitama niyo ang inyong pagkakamali. Kami lamang ni Sungil, mahal na Raha, ang inyong nabanggit. Anong inyong hatol kay Ahak? Ang babaeng yan ay isang tapat na kapanalig ni Amaya. Kaya't itutulad ko kay Amaya ang kanyang kapalaran. Hinahatulan ko si Ahak ng kamatayan. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maging kaibigan ka uli. Ngayong wala na si Ahak, susubukan kong punan siya upang di ka makapag-isa dito sa aming banwa. Si Ahak! Saan ka pupunta, Amaya? Kailangan ko alamin kung nasaan si Ahak. Hindi ba maaaring ipagpabukas yan? Mahina ka pa. Hindi maaari. Kung ganun, mag-iingat ka, kaibigan. Salamat, Apila. Mahal na Raha. Si Ahak ay walang dalang panganib sa inyong pamumuno. Kaya't hinihiling ko sa inyo na pag-isipan ninyong mabuti ang inyong pasya. Sangayon ako kay Sungil, mahal na Raha. Maawa kayo kay Ahak. Pagkat nang siya ay aming dakpin, ay kusa siya sumuko at hindi na nanlaban. Nangangulugan lamang na siya ay sumusuko na sa atin. At walang halaga sa akin ang mga bagay na yan. Pagkat tuwing nakikita ko ang babaeng ito, si Amaya, ang aking naalala. Kaya't upang tuluyang mawala na siya sa aking isipan, kailangan niyang mamatay! Panginoon, nagsusumamo ako sa inyo. Huwag niyong parusahan ang kamatayan ng aking katipan.
aragahin. Ilabas na mula sa aking balay ang mga bihag. At ipataw ang hatol ng kamatayan sa lalong madaling panahon. Masusunod ka, Munoan! Itawan niyo ako! Ayoko bang mamatay! Maawa kayo sa akin! Ngayong gabi ay papatawa ng parusang kamatayan ang uripong ito na nagngangalang Ahak. Pagkat siya'y naging kasapakat ni Amaya sa pagpaslang kay Rajah Mangubat at sa pagtatangka laban sa pamumuno ni Rajah Angaway. Paragahin, itigil mo ito. Huwag kang papaslang na isang babae na walang kasalanan at walang kalaban-laban. Kakausapin ko ang Rajah. Nilinaw na ng Rajah na hindi magbabago ang kanyang pasya. Kaya't wala nang dahilan upang patagalin ito. Paslangin ang uripon! Huwag niyo akong paslangin. Hindi pa ako nang mamatay. Para awanin niyo. Ako na lamang inyong paslangin! Huwag lang aking katapan! Hindi yun ang batas dito sa ating board. Kung sino ang nagkasala, siyang dapat na magbabayad. Kung gayong kitlin niyo na rin ang aking buhay. Kuling, hinto mo na yan! Handa akong magpakamatay. Patawarin mo lang ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pinapatawad na kita, Kuling. Kasi kung malaman mo na mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagbibigyan ko kayo. Paslangin na magkatpan! Kung ninanais ninyo ang maging isang dakilang pinuno, kinakailangan ninyong matutong pahalagahan ang buhay ng isang tao. Dapat mong tandaan na ako pa rin ang Rajah sa puod na ito at anuman ang aking pasya ang siyang masusunod. Pangara, ayos na sa lakay ng mga mangangayaw. Tipunin ang mga mandirigma. Lilipulin natin ang mga pangahas na yon. Hayaan nating harapin ang Rajah at ng kanyang mandirigma ang mga kaaway. Samantalang tayo ay sasabak sa ibang labanan. Nagtungo ko sa kabilang banwa upang kausapin ang kanilang dato sapagkat may nais akong hilingin sa kanya. Pinagbigyan ba niya ang iyong kahilingan? Hindi. Kasama niya ang mga kalalakihan at nangayaw daw sila. Ikaw ang kanilang binuno. Anong pangalan mo? Saan kayo galing? Kapahamakan lamang naghihintay sa'yo kapag nagtungo ka sa labanan lingayan. Dito pala ay napapahamak ka na. Ngayong alam mo na makipaglaban sa isang manikyad, angkop lamang ng susunod mong pagsubok ay makalaban ng isang Bagani. Tinatanggap ko ang iyong alok. Kung hindi mo kayang tanunin ng isang Bagani, lalong hindi mo mapapagsak ng isang Rajah.